Posibleng makabiyahe na ulit pa Metro Manila ang mga provincial bus sa katapusan ng Setyembre. Ang problema, ayaw pang magbukas ng border ang maraming local government unit. Saksi, si Ian Cruz. Kung may mga provincial bus mang dumaraan sa EDSA, mga nagsashuttle ito ng frontliners o essential workers. Ang marami pang provincial bus, nakatenga ngayong bawal pang bumiyahe paalis at pabalik ng Metro Manila bunsod ng pandemic. Dahil sa pandemya, kalahating taon na raw na nahihirapan ang mga konduktor, pati na ang mga tsuper ng provincial buses. Kaya naman ang hiling nila, sana'y makapag-resume ng muli ang kanilang mga biyahe, papunta at paalis ng Metro Manila. Kada buwan po, humusuldo rin kami ng 25 to 30. Okay, sa isang, ngayon, hanggang 15 kilang. Oh, sa amin din yung gastos namin, sa amin, sarili namin yung pagkain namin, paano rin yung mga pamilya namin. Ang sabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra, bago matapos ang buwan ay inaasahang makakabiyahe na ulit ang mga provincial bus pa Metro Manila. Pinaghahandaan na raw nila ito, ang kaso sa 81 local government units na tinanong nila, aapat lang ang pumayag na magpapasok ng mga bus mula Metro Manila, kabilang dito ang Antique, Quirino at Bataan. Marami po sa kanila ang ayaw pa na magbukas ng border, lalong-lalo na doon sa rota na manggagaling sa Metro Manila. So that is really our main concern. We already have pinaabot na po natin itong concern na ito doon sa IATF. Marami rin daw dapat ikonsidera para makapag-operate ang provincial bus sa gitna ng COVID pandemic, wungkahi raw ng mga LGU. Hindi rin po pwede na meron din yung tinatawag na bus stops along the way, no? So they are suggesting na parang point to point na rin po yung pagpabiyahe. Handa naman daw sumunod sa health protocol sa mga provincial bus para makapag-operate. Ang gusto ng isa sa mga namumuno sa samahan ng mga provincial bus, magkaroon ng app para mabilis ang contact tracing sa mga pasahero. Suggestion ko lang, hingin lang kami ng isama lang kami sa isang meeting. Ma-involve man lang kami doon sa decision making. O suggestions namin, makapakinggan man lang. Habang pinaplansya pa yan, may isa pang kailangang pagpasyahan. Tuloy pa ba ang pagbabawas ng physical distancing sa mga pampublikong transportasyon na ipinatupad nitong Lunes? 6 na oras siyang pinagdebatehan kahapon sa IATF. Sumuporta sa hakbang ng DOTR sina dating Health Secretary Manuel Dayrit at Esperanza Cabral. Dalawang dating Health Secretary po nagsasabi na basta sasamahan po ng walang salitaan, walang kainan, merong face shield at merong face mask, wala pong karagdagang danger para kumalat ang sakit. Pero para sa kasalukuyang health secretary at sa kalihim ng DILG na dalawang beses nang nagka-COVID, non-negotiable na isasacrifice natin yung 1 meter distance. Ang sinasabi ng WHO, kapag binawasan mo yung 1 meter, ay tataas ang porsyento na ikaw ay mahahawa. Ang ibang bansa nga ay 2 metro. The farther you go, the more effective the risk reduction and the better the protection rate. Mungkahi ng Metro Manila Council, suspindihin muna ang patakaran ng DOTR lalo't nadaragdagan pa ang bagong COVID-19 cases. Kung yung 0.75 is enough, pero definitely, yung 0.5 tsaka yung 0.3, palagay ko po kami pong 17 mayors, mag-object po kami doon. We have to open the economy but we should not compromise the health protocol. Sa tinagal-tagal ng debate, hati pa rin ang posisyon sa IATF kaya bahala na raw si Pangulong Duterte na magdesisyon at posibleng bukas ito i-anunsyo. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.